Good day mga koy, sumarami na naman tayong updates regarding dito sa ating paboritong sports na basketball. Coach Aldrin Ayo ay lumabas na nga ang kanyang kinakatakutan dito sa kanyang koponan na Converge Fiber Rixers matapos ang kanyang laban sa second day ng opening ng PBE Commissioner's Cup 48 season kung saan ay nakalaban nila itong Blackwater Bossing ni Coach Jeff Carriaso. At sa pangalawang update naman natin mga koys, Mikey Williams ay di umano'y pinadalhan na nga ng letter of termination ng kanyang kontrata. Ito ay atin na alamin mga koys, pero kung bago ka pa lang sa aking Montini YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So sa pangalawang araw nga ng PBE 48 season Commissioner's Cup ay nagkaharap nga ang Converge Fiber Rixers at saka itong koponan ng Blackwater Bossing kung saan nga ay nabunyag nga itong kinakatakutan na nga ni Coach Aldrin Ayo regarding dito sa kanyang team. So anyway pala mga coys, nagdagdag ang Converge Fiber Rixers ng kanilang assistant coach para sa mga gwardiya itong si MVP Willie Miller at saka sa mga bigs naman nandyan si Danny Ay. At nagdagdag din sila mga coys ng panibagong player at na-acquired nga nila itong si Mac Talio. Ito yung galing sa Chokstogo 3x3. Dating player nga ito ni Coach Aldrin Ayo dito sa Chokstogo 3x3. Kaya nga kilala ito ni Coach Aldrin Ayo. Dito nga kinuha nga niya ito para sa Converge Fiber Rixers. So alam natin mga coys, ito yung gagamitin ni Coach Aldrin Ayo bilang point guard nga dito sa kanyang kupunang Converge Fiber Rixers. So sa laban nga ng Blackwater Bossing at Converge Fiber Rixers ay dito nga nabunyag ang kinakatakutan nga nitong ni Coach Aldrin Ayo patungkol nga dito sa kanyang kupunang Converge Fiber Rixers dahil ayon nga sa kanya sa report ng spin.ph ang kanyang mga player nga ay kulang pa nga dito sa ensayo, wala kulang sila sa games at saka yung familiarity nga ng isa't isa ay wala pa dito mga coach sila sa 100% dahil yung mga player nga niya dito kadalasan ay mga rookies at dito nga si Mac Talio ay bagong acquired nga lang nila. At kung mapapansin nyo mga coys, itong si Alec Stockton nga ang tumatayong point guard ng Converge Fiber Rixers dito sa laban kontra dito sa Blackwater Bossing, which is hindi nga ito familiar kay Alec Stockton. Alam natin mga coys, hindi siya yung main point guard dito sa Converge Fiber Rixers, pero dito nga sa kakulangan nga ng player nila at nawala nga dito ang kanilang mga main guy ay itong si Alec Stockton nga ang gumagawa dito sa bilang point guard position. So alam natin dito mga coys, itong si Mac Talio kaya ito kinuha ni Coach Aldrin Ayo ay ito ngayong gagamitin niya bilang point guard dito, main point guard nga ng Converge Fiber Rixers. So dito nga ay ramdam na nga ni Coach Aldrin Ayo ang kawalan nga ng kanyang mga dating player dahil dito nag-i-struggle nga sila mga coys sa shooting percentage nga nila, mababa masyado dito sa laban na ito. At lalong-lalo na itong mga player niyang mga rookies ay gigil pa nga dito mga coys makapagpasikat. Itong si Shuni Winston ay umiscore lang ng 9 points, 3 out of 13 mga coys ang kanyang shooting. Samantalang itong si Mac Talio nga naman mga coys 15 points pero mayroon siyang 3 out of 11 sa 3 point area. So si 17 ang kanyang tira, 6 lang ang pumasok. So ganun nag-i-struggle nga itong kanyang mga bagong boys dito sa Converge Fiber Rixers. At hindi naman dito mga coys masyadong kinakabahala ni Coach Aldrin Ayo dahil ayon nga sa kanya anytime soon nga ay mag-gigil nga ito as team itong mga player niya. So medyo nagigil nga lang ito mga coys ayon sa kanya. Hindi katulad dito sa Blackwater Bossing eh nandyan yung veterano lang si GV Casio na nagpapasalitit nga ng kanilang laro. So dito nga mga coys hindi nga natin naramdaman itong point guard din ni Coach Aldrin Ayo na si Aljun Milesio kung saan ay magandang sa opensiba nga ito, magaling nga ito sa opensiba pero dito nga mga coys ay hindi nga siya masyadong ramdaman sa laban versus ng Blackwater Bossing. So dito nga mga coys pansin mo na itong si Coach Aldrin Ayo ay nahirapan nga dito sa pagkawala ng kanya mga main guy na katulad ni Jerome Ting na ngayon ay nasa San Miguel Vermin na nga at lalong-lalo na itong kanyang number one scorer na si Maverick Ahanmisi nasa ngayon naman ay nasa Barangay Ginebra San Miguel at ito nga ang most improved player pa nga mga coach itong si Maverick Ahanmisi
at ang pagkawala din ni Abu Trotter dito nga makoy sa team ng Converge Fiberixers at ngayon ay nasa Magnolia Chicken Templados nga ito ay malaking kawalan din mga kois at dito nga ang nararamdaman ngayon ni Coach Aldin Ayo dito sa kanyang kupunan ang pagkawala nga nitong kanyang mga main guy dito sa kanyang team na Converge Fiberixers. So abangan natin ang magiging adjustment nga ni Coach Aldin Ayo sa susunod nilang laban. So sa pangalawang updates naman natin mga kois, ang TNT star player na si Mikey Williams nga mga kois, ayon nga dito sa report ng spin.ph ni Sir Homer Sison ay pinadalhan na nga ito nga mga kois ng termination contract letter ng management ng Talk and Text. So ano ba ang ibig sabihin dito nga mga kois at binigyan na nga dito ng kanyang termination of contract. Sabi pa nga dito sa report, it looks like the love-hate relationship between the disgruntled star and jilted franchise is healed toward a sad messy divorce. So parang ganun na nga mangyayari mga kois nga. Dahil nga sa unang mga balita natin mga kois na patungkol dito ay pinasa na nga ni Coach Julas dito kay Coach Chot Reyes ang baton para dito sa pakikipag-negotiate dito kay Mikey Williams o dito sa kampunga ni Mikey Williams. So it seems nga mga kois na hindi nag-work itong moves ni Coach Chot Reyes regarding dito sa pakikipag-negotiate nga dito sa kampo ni Mikey Williams dahil ito na nga mga kois pinadalhan na nga ng letter of contract termination itong kampo ni Mikey Williams. So sad to see nga mga kois, ayun nga dito nga sa mga naunang balita nga kasi mga kois, sabi nga ni Coach Julas ay hindi nga nakikipag-communicate itong si Mikey Williams o yung kampo ni Mikey Williams sa management ng Talk and Taste. Kaya siguro mga kois, minabuti na nga lang nila, tapusin na nga ang kanilang paghihirap dito sa kanilang star player na si Mikey Williams. Kaya ito, napag-desisyonan na ng management ng Talk and Taste na padalhan na nga ito ng letter of contract termination dito sa TNT Trupang Giga itong si Mikey Williams. Kasi sayang nga naman mga kois, magbabayad ka ng hindi mo napapakinabangan. So hindi mo napapakinabangan yung serbisyo na binabayaran mo. Yun ang pinaka-importante dito. At lalo na ngayon mga kois na kailangan-kailangan ng TNT ng player nila dahil nga sa kawalan ng mga player dahil sa injury. At ngayon nga mga kois, sumama pa nga itong si Mikey Williams sa nawala dito sa TNT Trupang Giga kung saan nga ay natalo nga sila sa opening day dito sa Magnolia Chicken Templados, which is nakita nga natin ang kakulangan dito ng player ng TNT Trupang Giga. Kaya sila dito nga mga kois, natalo nga sila dito sa unang laban nga nila kalaban ng Magnolia Chicken Templados. So ito na ba ang katapusan ng kanilang love-hate relationship between the management and the player. So dito nga ay nabasa natin mga kois na may karapatan naman ang management at lamang palagi ang management pagdating dito sa kontrata nga ay pinapaboran palagi itong management kontra dito sa mga player. So lalong-lalo na itong mga kois na itong si Mikey Williams ay ilang buwan na rin na wala dito sa kupunan ng Talk and Text Trupang Giga, which is in need na nga ang kanyang serbisyo ng kupunan, ay hindi nga siya nagre-report dito mga kois. At lalong-lalo na ang malupit pa nga dyan mga kois ay hindi nga siya nakikipag-communicate kahit kanino sa kampo ng Talk and Text. Yun ang pinakamalala dyan mga kois. So paano natin makiklear ang mga usapin na yan kung hindi naman nakipag-communicate itong kampo ni Mikey Williams o si Mikey Williams mismo dito sa kanyang kupunan na TNT Trupang Giga. So ano ang susunod dito kay Mikey Williams mga kois? Antabayanan natin sa mga susunod nating balita kung ito nga ba ay ititrade na nga papakawala ng TNT Trupang Giga dahil dyan sa pagpapadala sa kanya ng termination of contract letter. So ano mangyayari, sundan natin sa susunod ng mga kabanata. Maraming salamat.